kapiso. Tutuloy lang natin ang panibagong series natin. Tatanong natin. Sir Armand Bento. Sir, ano po ba yung sinasabi mo ng earning dun sa past video na teaser video na? Yes. Ano natin, Wendy, di ba, na merong limang activities in managing our personal finances, lalo na dito sa new norm. Lalo ka na. Nakaumpisa ka na magtrabaho bago pang pandemya, di ba, nagtatrabaho ka na. Ngayon, dahil dumating ang pandemya, may sinasabing new and better norm, iba na ang pananaw dapat sa pagkita o kumikita ng pera. Lalo na sa kabuuan, yung pag-handle ng ating personal finances. Doon nga sa series natin na sinabi natin ay gagawin natin yung limang activities, mga bagong pananaw sa paraan ng earning, planning, saving, spending at investing. Yung tanong mo, earning. Ito, tingnan mo, Wendy, at kayo na rin na mga before kumikita o nagtatrabaho na at kumikita before dumating ang pandemya, iba na ang pananaw as far as earning is concerned. Unang-una, multiple sources of income. Malaking big words po yan. Ibig sabihin, Wendy, at sa lahat ng kapiso natin, hindi na po pwede na umaasa kayo sa iisang pinagkakitaan. Wendy, di ba, sa atin lang, sa atin, sa Pisobilities, magkasama po kami ni Wendy, siya umahawak ng aming, lahat ng aming media and creatives. Hindi na lang dito, di ba? Ikaw mismo, Wendy, tanggap mo, hindi ka lang dito kumukuha ng pinagkakitaan yung dito sa ating opisina o sa ating trabaho. Merong mga, nung panahon namin, tawag dyan, racket, sideline, part-time, ngayon po, very much accepted na yan. You have to have multiple sources of income. Yung buhay natin, parang lamesa. Yung pinagkukuhanan natin ng pera o kita, yung paa ng lamesa. May mga lamesa na iisa ang paa. Delikado yun. Pag nabali, may crack, hindi stable, yung paa ng one-leg table, ay babagsak yung lamesa. Kaya mas maganda yung lamesa na may tatlo, apat, anim na paa. Ibig sabihin, kung titingnan natin as far as earning, meron kang apat, lima, anim na pinagkukuhanan ng kita. Maaaring yung iba maliit, yung iba malaki, yung iba sobra-sobra. Pero ang realidad po kasi dyan, all sources of income dapat take advantage mo no matter how small. Titingnan mo per hour, man hour. Ilang oras ang binibigay mo rito para kumita ng ganitong halaga. Kung maliit lang kikitahin ko rito, 1,000, 3,000, sasabihin nyo, kumpara sa sweldo ko, ang liit lang nun. Pero 3,000, baka isang araw, isang oras. Kumita ka ng 3,000 sa isang oras, aba, okay na sideline yon. So, lahat ng pwedeng pagkakitaan ngayon, hanapin, paghandaan, para magkaroon tayo ng multiple sources of income. Yan na po ang bagong pananaw ngayon. Hindi na pwedeng aasa ka sa iisa. Kailangan, meron tayong iba't ibang pinagkukuhanan ng kita. Wendy, mga kapiso, sa amin po, Wendy, di ba? Meron tayong sinusubukan ngayon, ikaw mismo, additional source of income. Mga gusto mong sabihin sa kanila, ano ang mga pinag-aaralan o kasalukuyang ginagawa mo na? Mas may full-time job, sir, sa KSK ko. Yung KSK na trabaho mo, yun ang 8 to 5 mo, yes, yung tawag. Yes. Tuwing umaga or gabi, bumaraket ako eh. Mga tarpaulin, nagpapagawa ng graphics, mga pinupost nila online, mga nagbebenta online, mga nagpo-promote ng mga clinic through online, nagpapaboost. So, yung ginagawa ko rin. Meron ba before the pandemic, hindi mo ginagawa, tapos inaral mo dahil dumating ang pandemic, na ngayon pinagkakitaan mo? Meron ka bang ganun? Self-study lang din yung pag, sir, gawa ng website. Pinagkakitaan mo na yun yung... Oh, sir. Kasi... Then, before the pandemic, hindi ka rumaraket ng ganun? Hindi pa eh. Parang ginawa ko lang siya as a KSK eh. Tapos natutunan ko siya... Inalok mo sa iba? Inalok ko naman sa iba nung pandemic. Kasi di ba nagbukasan yung mga maraming alam yun eh. Mga nag-online store na, yes. Meron ka bang mga experience na naiba yung pinagkakitaan mo? Either nawala, huminga, o nadagdagan pa ng pinagkakitaan? Dati sir, ano ako, malakas ang kita namin sa mga photo video events.
Oo nga. Bago mag-pandemic. Nung hindi pa tayo magkasama, di ba? Kinukuha ka namin. Oo, sir. Oo. Then, nung nag-pandemic, so nawalan yung mga events. Oo, tama. Talagang nawalan ng other source of income. Yung source na yun, nawala. Ngayon, bumalik-balik, pero hindi pa ganun katulad ng dati. Pandemic. So, ayun po. Eh, yung mga seminar na inattend, magkasama tayo nag-a-attend, meron tayong inaaral ngayon eh, di ba? Na baka pwede nating, di ba, maging another source of income. Abangan nyo po yun. Related din sa financial literacy, sa financial well-being. Galingan ito si Wendy, siya lagi nakakasagot noong meron kaming mock-up eh. Wendy, anong yung totoo ha? Hindi ako magagalit ha. Noong kinagagad kita dito sa isang pwede nating pagkakitaan na i-announce natin yung future videos natin, anong naramdaman mo? Ano yung totoong naramdaman mo? Ako sir, sa totoo lang, parang hindi pa ako interesado. Kasi ano eh, hindi ako magaling sa selling talaga when it comes to ano eh, hard selling or pananalita. Yung diretso tao sa tao, no? Alam nyo, hindi ako naniniwala rin eh. Sa kanya, malaking tiwala ko rito kay Wendy. Napaka raw, unpolished diamond nito. Yung sinasabi niya ho, yung karamihan ng tao ayaw yan eh. Yung selling, di ba, Wens? Yung kinari, mag-a-apply sa trabaho nung panahon ko, makita salesman o sales associate o may kinalaman sa sales. Naku, ayaw ko yan. Ako po, ang paniwala ko, lahat ng tao salesman. Miskin na accounting ka, miskin na doon ka lang sa backroom, kasi binibenta mo yung servisyo mo. Eh, ito si Wendy, online, sa poster, sa video, he is indirectly selling na eh. So, siguro yung kanyang kailangan na lang i-develop yung direct, verbal, oral selling. Eh, lahat po, yan yung sinasabi natin sa bagong mundo natin ngayon, in the new and better norm, SEC, kailangan. S, skill, Wendy, and anyone, we can develop skills. Equipped with the proper equipment and connected because we're in the digital world. Kailangan meron kang new and additional productive, useful skills. You have the proper equipment and you're rightly connected. SEC. Yan ang mga nire-require para magkaroon ka ng mga options for additional sources of income. Pangalawang pananaw, earning online. Ngayon po, hindi na pwede yung, naku, hindi ako sanay dyan sa technology, ayoko niyang internet. Baka hindi pa ho kayo gumagamit ng email. Kailangan po sanay, komportable, at mahusay kayo gumamit ng technology. Lalo na this technology that requires internet or being online. Pangatlo, bagong pananaw ngayon in earning, lahat ngayon dapat may enterprising mindset or you really get into an entrepreneurial activity. Sa mga susunod na pagkakataon, mas malalim na usapin tungkol sa entrepreneurial mindset and getting into some entrepreneurial activity. Ang mga entrepreneur or those who are enterprising, yan po ang malaking source of income and even your wealth generation. Sa pagnenegosyo, kailangan po workable, sustainable, then it will be profitable. Huling pananaw sa larangan ng earning is yung continuous active income earning. 60 is the new 40. 40, life begins at 40 daw. 60 is the new 40 now. Ngayon po, nababago na ang konsepto ng retirement. Dati pag 60, 65, re-retiro ka na. Ngayon, 60, tuloy-tuloy pa. Life expectancy po ngayon humahaba. Walang kasiguraduhan ang kinabukasan. Ang sitwasyon na tinuro sa atin ng pandemya, marami dapat tayong alam na paraan para kumita. Kaya ngayon, hindi na almost automatic pagdating mo ng 60-65, retired ka na sa active income earning activities. Ngayon, parang nawawala na yung konsepto ng retirement. So again, balik-balikan nyo itong video about earning, ang pinakamalaki at pinakamabigat na bagong pananaw ngayon dito, multiple sources
of income. Sa susunod na video natin, i-share ko naman yung mga nakitaan ko na pwedeng pakakitaan online jobs na ako mismo nasubukan ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga websites, online resources na aking nagamit nitong nakaraang dalawang taon para kumita ng extra 3,000, 5,000. Pinakamalaking kinita ko was 12,000 for a work of about 8 hours. Kaya abangan nyo yan sa susunod. Paki-subscribe, like, at i-share nyo rin itong mga videos namin dito sa Peaceabilities YouTube channel. Maraming salamat, Arman Benko po.